Balita naman sa Metro Manila, taktak ang pawis. Sa gitna nga po ng init na nararanasan natin ngayon sa Metro Manila, nitong Sabado naabot na ang all-time high na temperatura. Ayon sa PAGASA, pumalo sa 38.8 degrees Celsius ang air temperature sa NAIA sa Pasay City. Mas mataas lamang ito ng bahagya sa naitalang record high na temperatura na 38.6 degrees noong 1915. Ang aktual na temperatura katumbas ng 45 degrees Celsius na heat index o damang init. Nasa danger level na yan na maaaring magdulot ng nakamamatay na heat stroke. Ayon sa PAGASA, mas matinding init na ang nararanasan ngayon sa Kamaynilaan dahil sa malaking pagbabago sa rehiyon. Compared sa dati, itong NAIA medyo, or more on sa Metro Manila, more on maraming sementado na yung area natin. So nakakakos din kasi yun ng mainit na temperatura po. Yan nga po ang tinig ni Veronica Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Samantala, gumagana na ang 4-6 na cooling tower ng NAIA Terminal 3. Umalian itong Sabado ng gabi ang ilan sa air conditioning systems ng Terminal 3 nang biglang mag-shutdown ang dalawang cooling tower nito. Ayon sa Manila International Airport Authority, puspusan na ang pagsasaayos sa mga nasirang cooling tower. Naglagay rin muna sila ng mga evaporative fans sa critical areas ng paliparan para maibsan ang init. Humihingi naman ang paumanhin ang pamunuan ng airport sa abalang dulot nito sa kanilang mga pasahero. Sisikapin daw nilang maging fully operational ang lahat ng cooling towers sa paliparan sa mas lalong madaling panahon. Balik normal naman ang operasyon ng LRT Line 2 matapos maantala ang serbisyo noong Sabado. May 13 istasyon ang LRT 2 mula rekto sa Maynila hanggang Santolan sa Antipolo. Pero rekto hanggang Cubao lamang ang biyahe nitong Sabado ng hapon. Napagalaman ng pamunuan ng riles na tinangay na mga kawatan ang mga kable sa bahagi ng Katipunan Tunnel. Kaya't pumalya ang kanilang sistema at napilitan ng LRT 2 na limitahan ang kanilang mga biyahe. Patuloy naman ang imbestigasyon sa pagnanakaw. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.